Pero ito guys, bago ko simulan pagkwentuhan yung Singapore to ninyo, kumusta na after so many weeks ng pagtutour sa Asia at sa US? Kumusta ang grupo? Kumusta kayo guys? Masaya po. Masaya. Greater than ever. Sobrang great experience po itong world tour in the technical side and syempre po sa para po sa amin as an artist. Sobrang great to meet all the fans, international fans as well, even the Filipinos all over the world. And talaga naman pong isa talaga po to sa mga experiences na hindi po talaga namin makakalimutan. Sobrang sumabog yung social media at yung balita rito sa Pilipinas, yung in-announce ninyo na may homecoming concert kayo sa December 18. Anong pakiramdam na nagsimula kayo sa Araneta and then kumbaga mag-i-end yung tour ninyo sa homecoming sa Araneta rin? Lagi po namin sinasabi, ay, nasa isip po namin, kung dapat babalik ka kung saan ka nagsimula. Laging lumingon sa pinanggalingan. Saka mahal na mahal po namin yung Araneta, syempre. Ano po eh, mahal na mahal din kami ng Araneta eh. Kaya po siya, talaga sa magandang sa pagmamahal. Kaya po siya homecoming kasi home. Yes. Babalik kami sa home. Sabi nga, di ba? Syempre po, we're very excited na mapakita sa homecoming kung ano yung natutunan namin all throughout sa tour po na to. So we're very excited na kung paano kami sasalubungin ng mga Filipino 18 sa tour po namin na to. Can you give us a glimpse on what can we expect dito sa homecoming tour ninyo na different doon sa ginawa ninyo months ago? Yes po. Syempre malapit na po yung Christmas, so we're making it very special. Christmas special for you guys. Hindi po. Siguro po katulad nga po nung nasabi ko, i-share po namin yung na-experience namin dito sa world tour, US tour po namin. So, parang yung concert po is parang magiging parang performance and storytelling po siya. Parang ganun. Well, hindi naman talaga siya storytelling, pero ipaparamdam po namin sa kanila kung ano yung mga naramdaman and na-experience namin. Buong tour po, ganun. Ending it with a Christmas, tour, syempre, at the same time, para yung journey po lang, buong tour namin, maano nila. Ma-experience nila, maidala din namin sa kanila. And of course, din po, parang dahil nga po, hindi kami nagkaroon ng chance to celebrate our fourth anniversary namin. So, doon na po namin i-celebrate yung fourth year anniversary namin with 18. Fourth year anniversary, wow. Christmas, New Year, final concert ngayong taon. Birthday ni Josh. Lahat-lahat na po. All in one. Yes, advance happy birthday, Josh. Guys, speaking of lessons, paano binago ng tour na to yung pagtingin ninyo sa career ninyo ngayon? Na, of course, amid the success, yung pinagkakaguluhan kayo, we're so happy for you guys. Sa kabila ng mga sigawan at hiyawan, paano ninyo nakikita yung sarili ninyo na resulta ng world tour na to? As I'm personally, nakita ko po na there's a lot of path for us to grow, and there's still a lot of experiences na kailangan namin pagdaanan na hindi pa namin napagdaanan since we're still new pagdating sa pag-tour dito sa US and everywhere. And ayan po, sa tingin ko na kailangan pa namin mag-venture out para po mas lumaki pa po yung knowledge namin pagdating po sa music. And syempre po, we're really, really thankful sa platform na to, katulad nga po na sinabi nyo. Kasi we get to do what we love, we get to enjoy our careers, pero more than that, na-realize din nga po namin na we have a responsibility to do, and the power to influence people is something na hindi dapat minabaliwala kasi it creates a big impact. So yun nga po, pag-iigihan pa po natin sa mga gagawin naming performances. Syempre ang end goal is to have the Filipino heritage known all over the world, and slowly nagagawa naman po natin yan. And syempre, hindi naman po namin magagawa yun huli kung kami lang po. So,
maganda po talaga na collective effort po siya. And we're just excited sa mga future na mangyayari. Kasi talaga po marami pa po kami hinahanda para sa fans and syempre sa buong mundo. So, sino na kayo ngayon bilang mga tao at bilang mga artist? Siguro po. Kasi po every day we get to see people and talk to people, and definitely lahat po ng nakakasalamuhan namin meron po kaming natututunan dyan. And as we grow dito sa career namin, talagang mas lumalawak po yung view namin sa buong mundo. Kumbaga, mas naiintindihan namin kung paano tumatakbo yung mga bagay-bagay, and nalalaman din namin at nare-realize namin kung ano yung responsibility and power na meron kami para mag-influence ng mga tao. So, it's a matter of how we will use that to talagang inspire people and motivate people in the world. And syempre, ultimate goal nga po is to promote Filipino culture. Sobrang laki pong bagay na magagawa po niyan pag dumating yung panahon na talagang yung mga international fans or international people na yung nag-aaral ng lingwahe natin pumupunta dito sa bansa para manood ng mga concerts and syempre movies, mga teleserye natin na papanoorin na nila. Sobrang laki pong tulong ang magagawa niyan sa Philippines. And we're happy na slowly and kahit maliit lang yung pag-atake namin, meron po kami create na change. So, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng sumusuporta sa amin. And talaga naman yung mga tao na talagang from the very beginning, talagang walang sawa na nakasubaybay sa amin. So, we're just thankful and humbled and honored na nandito kami sa position namin po ngayon. Siyempre, gabi na yung impact ninyo, no? At yung exposure ninyo. May mga international offer na ba kami aabangan mula sa inyo sa mga susunod na linggo at pagkakataon? May mga ganun na ba? Siguro po, wala po kami pwedeng sabihin as of now. Pero siguro, hindi okay. Po magkakalayo na magkakaroon in the future pa. So, abangan na lang po natin. Wala po muna kaming sasabihin na kahit ano. Siguro po, one of it is Head in the Clouds. Kasi yes, talaga po, dyan po nagsasama-sama yung mga Asian artists na talagang big names. So, yung makasama or masama sa lineup ng Head in the Clouds, talagang sobrang laking honor po para po sa amin. Wow, correct. Oh, ito, habang busy kayo sa tour ninyo, grabe rin yung presence ninyo dito sa Pilipinas. Recently nga, you just won not one, not two, but 7 AWIT Awards. Wow, guys. AWIT talaga. So, sobrang AWIT talaga sa inyo, guys. Yun nga, kahit wala kayo nun sa venue, no, ramdam namin yung presence ninyo. Kasi ang tawag nga sa inyo, hakot group. Kasi halos hinakot nyo na yung awards kung saan kayo nominated. Kumusta? Anong message ninyo para sa mga sumuporta, sa mga bumubuo ng AWIT, awards, etc.? Sobrang nakakatuwa po at nakakataba ng puso na makuha po namin yung 7 awards. Very overwhelming. Pero more than that, mas natutuwa po kami kasi syempre parang na marami po nakaka-appreciate ng ginagawa ng grupo namin at kami po yung musika namin at kung ano pa po yung layunin ng grupo. Yun po yung pinaka-importante po talaga at syempre thankful po kami sa lahat ng blessings. Oh, ito, last question ko pero isa-isa kayong sasagot. Sa 4 na taon ninyo sa industriya matapos itong successful na world tour, ano na yung one word o konting phrase na natutunan ninyo bilang artist at personally? Ken? One word or phrase? Natutunan? Ako po, siguro masabi ko, ako. Responsibility. Oh, si Pablo. Ikaw, Pablo. Ako po, power to influence yan. Power to influence. Ken, may sagot ka na? There's this word na dauntless. No. Sige, kumana. Everything is Everything. Sorry, what's that?
Everything is art. Ah. Correct, correct. Josh. Bidet. Sabi ko na kami. Bidet. Bakit bidet? Ito, sa ibang bansa, syempre, hindi naman nani, common ang bidet. So, kailangan talaga. It's a necessity. Naku, dyan sa Singapore, walang bidet. Wala rin po. Oo. Oh, oh. Oh, ikaw, Stel. Sa akin po yung ano, di ko po alam paano siya sasabihin, pero yung pag ano po, yung yung mabilis kang mag-adapt sa situation, parang ganun. Embracing change. Parang ganun po. Kasi hindi naman need pala mag-explain. So, parang ganun po. Tama. You adapt to change. Yeah. Tama naman yun. Tama naman. So ito guys, invite our ano mga 18 ang ating mga kapatid para dito sa concert tour niyo sa Singapore at syempre sa homecoming concert niyo dito sa Philippines. Go ahead guys. Yes po, sa lahat po na nandito sa Singapore, sana po makanood kayo at suportahan niyo po kami sa aming concert bukas November 27 dito po yan sa Resorts World Sentosa. Sana po makanood kayo and of course sa mga Fellow 18 po dyan sa Philippines. Sana po magkita-kita tayo. Abangan niyo po kami sa aming homecoming concert sa December. December 18. Ayan po, ang ticket selling po sa Ticketnet sa November 28 po. Ayan, magkita-kita po tayo. Salamat po! Salamat guys!